Mahal kong Lindsay. I know I'm a bit late, pero sana makahabol. I'm hoping na mabasa po ninyo ito ngayon, exactly 1 year after nang hiwalayan namin ni Abby. Naikwento sa akin ng kaibigan ko ang tungkol sa kwento ng isang babaeng umibig sa kalagwas. Pero lumuha sa Hong Kong na narinig niya lamang sa inyong programa. Sounds familiar kasi alam ko tulad yon ng kwento namin ni Abby. Agad kong hinanap sa internet ang replay. At hindi ako nagkamali. Kwento namin ni Abby ito. Salamat Lindsay kung sakaling mabasa niyo po ito. At mabigyan ng daan itong sulat ko. Pangga, ako si Seb. At ito ang liham ko. Nung una kong bumiyahe ng Kalagwas, durog ang puso ko. Kakabreak ko lang nun sa taong akala kong para sa akin. Balak talaga namin pumunta doon para mag-celebrate ng anniversary. Balak ko rin sana na doon na mag-propose sa kanya. Pero nag-break kami pangga 5 months bago ang anniversary namin. Kasi hindi na daw niya ako mahal. Kasi iba na raw ang nagpapasaya sa kanya. Pero kahit ganun, tumuloy pa rin ako sa Kalagwas. Gusto ko pa rin marating yun. Fate played its part very well on me, Pangga. Hindi ko inakala na yung taong mamahalin ko ng sobra ay katabi ko na pala simula pa lang nung umpisa nung biyahe. Umalis ako ng durog, pero bumalik ako ng buo. Abby, simula nung nakilala kita doon sa Kalagwas, sobrang gaan ng pakiramdam ko sa'yo. Nagawa kong ang ikwento ang buhay ko kahit hindi tayo magkakilala pa noon. Naniwala ako nung mga oras na yon na ikaw yung babaeng tinadhana para sa akin. Simula nung una kong nakasama si Abby sa isla, wala naman sana akong balak makipagkilala kung kanino man. Gusto ko sana din mapag-isa para mag-isip. Bakit nga ba ako iniwan ng ex ko? Kung bakit niya ba nasabi sa akin na hindi na siya masaya?
Hindi naman kasi ako perpektong tao. Alam ko naman yun. Pero alam ko rin, Lindsay, na hindi ako nagkulang sa pagmamahal. Handa akong ibigay ang buhay ko para sa taong mahal ko. Mapaglaro lang talaga ang tadhana sa akin. Kasi kinailangan ko ng isang bagay na maglalapit sa akin kay Abby. Si Abby. Ang sabi niya, hindi naman daw siya maganda. Pero hindi niya alam na sa mata ko, isa siyang napakagandang babae. Kakaiba yung pakiramdam ko nung nakakwentuhan ko na siya. Para bang antagal ko na siyang kakilala. Wala akong humpay sa pagkikwento sa kanya ng kung ano-ano. Pati na yung dahilan kung bakit mag-isa na akong pumunta sa Calaguas. Si Abby naman, ang tipid lang ng mga sagot niya sa akin. Hindi siya makwentong tao. Pero tawa lang siya ng tawa sa lahat ng sinasabi ko. Lalo siyang gumaganda sa tuwing ngumingiti siya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Pero posible ba na kahit durog ang puso ko, napapasaya ako ng taong nakilala ko lang nang dahil sa tali? Hindi ko alam. Wala akong alam. Nung narating namin ang summit, nung nag-trekking kami, hindi ko napigilan na yakapin si Abby. Sobrang saya lang talaga. Wala naman akong mali siya doon dahil na-overwhelm lang talaga ako. Niyakap din naman ako pabalik ni Abby. First time ko kasing mag-trekking. Ang ganda ng view. Hanggang sa napasulyap ako sa kumukuha ng picture na si Abby. Ang ganda niya. Para siyang araw na nagbibigay sa akin ng pag-asa para bumangon ulit. Niyaya ko siya na mag-selfie kami para meron kaming souvenir. Nung nag-timer kami ng camera, inakbayan ko siya nang hindi niya napapansin. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero nung sumulyap ako kay Abby Pangga, nahulog yata yung puso ko sa cliff ng summit. Hanggang sa pagbaba namin, wala akong ibang bukang bibig, kundi kung gaano kaganda sa itaas. Pinagtatawanan lang ako ni Abby. Hanggang sa natapos na yung itinerary namin. Nagulat na lamang ako pang ganong niyakap ako ni Abby. Bago kami bumalik nun, bumilis ang tibok ng puso ko.
Pero parang hindi naman nahalata ni Abby. Lihim, lihim, nanghiham. Nang makabalik na kami sa Manila, Lindsay, bumalik yung lungkot ko. Para kasi akong nagising mula sa isang napakagandang panaginip. Buti na lamang, may contact kami sa isa't isa ni Abby. Pero sa simula pangga, wala naman talaga akong balak na tawagan o i-text pa siya. Gusto ko kasi noon na makakausap yung ex ko. Hihingi sana ako ng closure. Or magbabaka sakali na magkabalikan kami. Tumawag ako noon kay Abby nung nabasa ko yung text niya. Napangiti lang ako. Kaya nga nang sabi niya, from textmates, naging close kaming dalawa. Naunahan niya ako magsabi na mahal ko na rin siya. Kaya naman nung umamin siya sa akin pangga, nabulunan ako at natawa na rin. Pero ang totoo niyan, binuo mo muli, Abby, ang puso ko. Sa mga panahon na hindi ko alam kung paano ba ang magmahal muli, tinuruan mo ko. Pero mas tinuruan mo ko kung paano mahalin muna ang sarili ko. Yung ex ko was my first heartbreak. Abby, you are my cure. Alam ko na kung magmamahal man ako muli, o sana ikaw na yun. March 15. Ang saya-saya ko nung naging tayo na. Pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi kita sasaktan. Pero Abby, hindi ko alam kung may problema ba sa akin ang kapalaran at lagi niya akong pinaglalaroan. Nag-message sa akin ang ex ko. After all this time, naisipan niyang makipag-usap sa akin. Gusto niya raw makipagkita. Gusto niya raw akong makausap. Nung una, ayoko pumunta. Dahil wala na naman akong pakialam sa kanya. Pero pinagbantaan niya ako na meron daw siyang gagawing masama sa sarili niya. Gusto niya lang daw talaga ako makausap, pangga. Patawad, Abby, kasi hindi ko agad sinabi sa'yo.
Natakot lang kasi ako na baka masaktan lang kita. Nagkita kami sa isang bar malapit sa apartment niya. Nakahinga ako ng maluwag nung nakita ko siya kasama ng mga kaibigan niya. Buti na lang at hindi lang kaming dalawa yung magkasama nun. Nagsimula kaming magkwentuhan. Napainom din ako dahil sa pagpilit niya sa akin. Hindi ko na namalayan pangga na marami na pala akong nainom. Alam kong lasing na ako noon, pero buhay pa ang diwa ko. Alam ko pa yung mga ginagawa ko, pero nahihilo na ako dahil na rin siguro sa alak. Hanggang sa may umalalay na sa akin palabas ng bar. Alam ko yung ex ko yon, pero wala na akong lakas. Wala na akong lakas na pumiglas pa sa pag-alalay niya. Nahihilo na talaga ako noon, pangga. Nung naisakay na niya ako sa kotse niya, hindi ko na alam kung ano pa yung nangyari. Nagising na lamang ako sa apartment niya. Abi, patawad. Pero hindi ko talaga alam kung may nangyari ba sa amin ng ex ko. Galit na galit ako sa ex ko nang dahil sa nangyari na yun. Patawad! At hindi ko sa'yo sinabi agad. Pero hindi naman kita niloko. Alam ko na mali ako. At handa na ako na harapin kung ano man yung kapalit ng kasalanan ko. Ikaw lang yung mahal ko. Nanganak yung ex ko nung 1 week bago yung 6th anniversary natin. Tapos ako yung tinuturo niyang ama. Nagugo ko sa iyo ito, Abi, ng 1 taon. Kasi ayokong masaktan ka. Tapos hindi ako naniniwalang ako yung ama nung bata. Kaya naman nung nabasa mo yung text nung ex ko, nanlamig yung buo kong katawan. Walang sikretong hindi nabubunyag. Pero Abi, tanong ko lang. Bakit ganun? Bakit bigla mo na lang akong sinuko? Sabay nating nililibot ang Pilipinas, di ba? Sabay tayong nagiging masaya. Pero bakit ganun? 7 years, Abi. 7 years. Hindi pa ba sapat yung taon na yon para patunayan sa'yo na ikaw ang mahal ko? Handa
handa akong pagbayaran yun. Pero Abby, bakit pinitawan mo ako agad? Mahal kita, Abby. Pero bakit ka sumuko agad? Nung binitawan mo ang kamay ko sa harap ng Disneyland. Ang sakit, Abby. Sa isang pagkakamali ko lang. Hindi ko nga sigurado kung akin yung batang yun. Iniwan mo ko. Ikaw na bumubuo sa puso ko. Ikaw rin ulit ang dumurog. Abby, tinalikuran mo ko. Alis mo ako sa mundong sabay nating binuo. Iniwan mo ako, Abby, sa mga panahong gulong-gulo yung isip ko. At hindi ko alam kung kanino ako kakapit. Akala ko, Abby, hahawakan mo ako. Ikaw rin yung unang bumitaw. Pero kahit na gano'n, Abby, ikaw pa rin yung mahal ko. Ikaw pa rin yung gusto kong makasama sa dulo ng buhay ko. Ikaw lang yung nilalaman ng puso ko, Abby. Lihim, lihim ng lihang, ng lihang, ng lihang, ng lihang. DNA ko nga pala yung bata. Para na rin matahimik na yung kalooban ko. Kung akin ba talaga siya? Alam mo, Abby? Abby, negative yung result. Hindi ko siya anak. Sobrang laki ng galit ko sa ex ko dahil niloko niya ako. Tapos inira niya yung buhay ko. Abby, ginula niya yung buhay nating dalawa. Please naman, oh. Kung nakikinig ka man ngayon, Abby, please, mag-usap tayong dalawa. Ito na lang yung alam kong paraan. Abby, hindi rin totoo yung nabalitaan mo na ikakasal na ako. Kasi ikaw lang yung gusto kong pakasalan. Hindi kita makontak. Lumipat ka na ng address. Wala na rin pati yung Facebook account mo. Yung email ad mo na lang ang tanging contact ko sa'yo. Pero hindi mo ako sinasagot.
Sana, Abby, pagbigyan mo ako, nakausapin ka. Yun pa rin yung number ko. Maghihintay ako sa'yo, Abby, kahit gaano pa katagal. Ngayong March, ikawalong anniversary na natin dapat. Please, ayusin natin to. Mahal na mahal kita, Abigail ko. Sobrang mahal na mahal kita. Sana itong lihim ng liham ang maging dahilan para mag-usap muli tayo. Abby, maging akin ka na habang buhay. Ako si Seb, at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. The replay.